Arestado ang mag-live-in partner na online seller ng medical supply sa Maynila. Ang siste, nakukuha nila ang ibinebentang produkto gamit ang talbog na cheque o di kaya'y ninanakawan nila ang kanilang supplier. Magbabalita si Justin Ponsalang. Pagpasok ng mga otoridad sa condo unit na ito sa Maynila noong Martes, tumambad ang dalawang kahon ng antigen test kits. Lahat ng ito, nakaw pala. Ang nakatila na tenant na si Jeremiah Cruz, hugas kamay sa akusasyon. Kung gusto nila, ituturo ko kasi yung lumabas noon, yung nakausap noon. Ang boyfriend naman niya si Mark Benho Makapagal, ayaw magsalita. Nagsimula ang lahat ng magsumbong sa mga pulisang isang negosyante. Pwersahan daw inagawan ng mga nagpakilalang pideya ang kanilang delivery man ng 325,000 pesos worth na antigen test kits. May kausap sa telepono habang lumalapit na narinig niya. Sir, positive sir. Positive sir yung ano yung item nandito. Kunin ko na ba? Sabi niya. Tapos sabi niya, oh, mga taga-pideya kami ha. Sabi niya, illegal to, illegal sabi. Inago sa kanya yung item tapos sinapaksa ng isa. Matagapideya kami. Nagulat daw siya, tapos hindi siya dinala, doon siya nagulat. Sa tulong ng mga CCTV sa lugar, nasundan ang galaw ng mga sinasabing pideya. Kita pa ng isakay sa itim na sasakyan ang mga test kits sa kadali-daling umalis. Naplakahan ng sasakyan na natuntun sa Pandakan. Nagbebenta pala ng medical supplies online ang mag-live-in partner. Pero kung hindi nakaw ay talbog na cheque raw ang pinambabayad sa nagsusupply. Una na rin daw pala silang nakasuhan sa Cavite dahil sa kaparehong modus. Nag-order sila, tapos nilarab nila, yun din ang ibinibenta nila. Okay. So pinapalabas sila na may negosyo silang malinis na ganyan. At dahil naglalabasa na rin ang mga iba pang negosyante na nabiktima ng dalawa, wala na silang takas sa kasong robbery at usurpation of authority. Abiso na lang din sa mga nagtitinda ng medical supplies na mag-ingat sa tatlo pa nilang kasabot na nakatakas. Kung meron kayong impormasyon tungkol sa kanila, agad lamang ipagbigay alam sa mga pulis. Para sa 1PH, Justine Ponsalang, News 5.